Magandang araw, mga giliw naming tagapakinig. Basahin natin ang kakaibang kwento na ipinadala at ibinahagi ni Tony from Quezon City. Bilang bahagi ng ating programang Kwento Mo, Kwento Mo. Share. Hi, I'm Tony from Quezon City, 26 years old. Single mom of one. Siguro isa din kayo sa nagtataka bakit name ng lalaki. Anyways, as far as I know, unisex po ang name na Tony. Di ko alam trip ng parents ko. Ha ha ha. Hiwalay po ang daddy ko at ang mama ko. Si daddy meron ibang family sa Davao, while si mommy merong live-in partner. And nakatira sila sa Paranaque. December 31, 2022, nung nagpunta ako kina mama to celebrate New Year with them. Kasi yung daughter ko nasa tita ko na nagbakasyon. Nagyaya uminom yung stepdad ko tsaka si mama. So tatlo lang kami na nag-inom after lunch. Nasa salas kami noon kasi plano ko noon mag-aasikaso na ako ng pang Noche Buena. Wala akong kaalam-alam na maakit sa suot ko yung stepdad ko. Kasi pag nasa bahay lang ako, nakapantulog lang ako lagi, tas walang undies. Karamihan sa pantulog ko ay yung white na nighties. Minsan pajama or duster, which is okay lang naman kay mama. Sanay naman siya sa akin minsan nga nakatapis lang ako ng tawel. Tas uutusan niya pa ako bumili sa tindahan sa kanto. So ayun na nga. Tamang inuman lang kami, tas video okay. Naisip ko maghiwa na ng sahog sa spaghetti na lulutuin ko habang di pa kami tapos mag-inom. Nasa mesa ako naghihiwa. Dumaan yung stepdad ko kasi iihi ata siya. Medyo makipot kasi daan sa side ng mesa. Pagdaan niya sa likod ko, dumikit yung ari niya sa bandang puwetan ko. Naramdaman ko yun. Not sure kung sinadya niya pero naramdaman kong matigas at malaki. Imbes ilayo ko kasi nagulat din ako, idiniin ko pa sa pagkakaatras. Medyo naughty na din ako kasi may tama na ako ng Alfonso. Alam kong nagustuhan niya iyon pero parehas kami nagpatay mali siya. Bumalik ako sa salas kay mama. Hilo na din si mama, napansin ko. Bumalik na din sa salas yung stepdad ko. Patay mali siya lang kami. Tas yung paa ko, dinikit ko sa paa niya. Hinimas-himas ko ng paa ko yung paa niya. Nagkatinginan kami nung nakatulog na si mama. Tumayo ako, tas tumapat ako sa pinto ng kwarto ko bago ako pumasok. Tumingin ako sa mata niya, tas kumagat ako sa labi na parang nang-aakit. Iniwan kong hindi nakalak yung pinto ng room ko. After 5 minutes, pumasok siya sa kwarto. Pinaghahalikan niya ako sa leeg pababa. Yung kamay niya yumakap sa akin, sabay dakma sa puwetan ko. Medyo may kalakihan kasi puwet ko at alam kong gigil na gigil siya dito. Hanggang sa may nangyari na sa amin. Sobrang lakas ng ungol ko nun. Kasi pader naman yung wall ng room ko. Di ko alam pero grabe yung sarap ng pagtatalik namin ng stepdad ko. Nakatatlong putok pa ata siya noon bago magising si mama. Nakapaligo na ako ulit at balik sa normal. Nagluto ako agad ng food tas diretso na ako ng tulog. Hindi ko na na-celebrate New Year kasi nauna na yung putukan. Ha ha ha. Parang walang nangyari sa amin ng stepdad ko. Patay mali siya. Kinabukasan umuwi ako. Hinatid niya ako ng motor sa sakayan
pagbaba ko, bumulong siya sa akin. Mas masarap ka sa mama mo. Namula ako noon na parang natuwa. Hanggang dito na lang po muna, sana 'wag niyo ako i-judge.